May tubig ba ang iyong tenga kaya ka nandito ngayon? Huwag kang mag-alala at marami tayong pag-uusapan na maaari mong gawin para mawala ang tubig na na-stuck sa loob ng iyong tenga. Normal na nangyayari ito minsan sa isang tao, lalo na kapag summer, kung kailan maraming nagsiswim. Kahit sabihin natin na harmless naman ito, hindi ito komportable sa pakiramdam. Kaya hindi ka mapapakali hanggat hindi ito naaalis sa iyong tenga. Harmless, ibig sabihin, hindi naman ito emergency case na kailangan dalhin agad sa ER. Ngunit, kapag tumagal pa ito ng 2 hanggang 3 araw sa iyong tenga, ay kailangan ng bumisita sa isang doktor or EENT. Narito na ang iba't ibang paraan kung paano maalis ang tubig sa iyong tenga. Let's start! Alugin ang earlobe. Ito ang pinakaunang dapat gawin matapos mapasukan ng tubig ang iyong tenga. Galaw-galawin ang earlobe. Ito yung parte ng tenga na nilalagyan natin ng hikaw. Dahan-dahan na hilahin o galaw-galawin ang iyong earlobe na ang apektadong tenga. Gawin ito habang nakabaling patagilid pababa sa shoulder ang apektado na tenga. Maaari mo ding i-shake ang iyong ulo o kaya umiling-iling sa parehong posisyon. Humikab at ngumuya. Kapag ang tubig ay na-stuck sa iyong eustachian tubes, ang paggalaw ng iyong bibig ay nakakatulong para magbukas ang mga tubes dito. Humikab ka lamang o kaya ay kumain ka ng bubblegum. Subukan mong lagyan ng tubig. This may sound illogical, pero alam mo ba na nakakatulong ito para lumabas ang tubig sa iyong tenga? Humiga ng nakatagilid. Patakan ang epektadong tenga ng malinis na tubig gamit ang malinis na dropper. Magantay ng mga 5 seconds at pagkatapos ay bumaling sa kabilang side naman. Dapat ang apektadong tenga ang nakaharap sa baba para ma-drain ang tubig na nasa loob. Gravity. Sa technique na ito, gagamitin natin ang tulong ng gravity para ma-drain ang tubig na na-stuck sa loob ng tenga mo. Ang gagawin mo lamang ay humiga ng nakatagilid. Huwag kalimutang maglagay ng towel sa tenga na apektado para ma-absorb nito ang tubig na lalabas. Makaramdaman mo na dahan-dahang lalabas ang tubig mula sa loob ng iyong tenga. Hair blower. Kung mayroong hair dryer or blower, maaari mo din itong gamitin. Dahil ang init galing dito ay nakakatulong na mag-evaporate ang tubig sa loob ng iyong tenga. I-on ang blower sa pinakamababa na settings nito. Habang hinihila pababa ang earlobe, itapat ang blower sa apektadong tenga. Galawin ang blower back and forth. Dapat at least 1 foot ang distansya ng blower mula sa tenga. Vacuum gamit ang palad. Simple lang ang technique na ito. Gamit ang iyong palad bilang vacuum para ma-drain ang tubig na na-trap sa loob ng tenga mo. I-tilt ang head sideways at ipatong ang iyong tenga sa iyong cupped palm. Magka-create ito ng tight seal sa iyong tenga. Dahan-dahang itulak pabalik-balik ang iyong kamay patungo sa tenga sa isang mabilis na paggalaw. I-flat ang palad habang tinutulak ito at i-cup mo ang palad kapag papalayo naman. Pagkatapos ay i-tilt mo lang ang iyong ulo para ma-drain ang tubig. Alcohol at suka. Kung ang na-trap na tubig sa loob ng tenga ay dahil sa earwax, makakatulong ang suka para mawala ito. Ang alcohol naman ay nakakatulong para mag-evaporate ang tubig sa loob ng tenga. Makakatulong din ito na mapatay ang bakterya sa loob ng iyong tenga. Ganito lamang ang gagawin mo. Paghaluin ang magkasing dami ng alcohol at suka para sa eardrops na gagawin. Gamit ang sterile na dropper, lagyan ang apektadong tenga ng 3 hanggang 4 na patak. Dahan-dahang i-massage ng kaunti ang labas ng tenga. Maghintay ng 30 seconds. Pagkatapos ay i-tilt ang tenga sideways para ma-drain ang solusyon.
Take note lamang na hindi mo ito pwede gawin kapag ikaw ay mayroong outer ear infection, kung may eardrum tubes ka, at kung ikaw ay may perforated eardrum. Hydrogen peroxide. Ang hydrogen peroxide ay nakakatulong na mawala ang anumang debris o earwax na maaaring dahilan kung bakit na-trap ang tubig sa loob ng iyong tenga. Mayroon ding nabibili na eardrops online or sa ibang bilihan ng gamot para ma-unplug ang earwax sa tenga gaya ng carbamide peroxide. Tandaan, hindi mo ito pwedeng gawin kapag ikaw ay mayroong outer ear infection, kung may eardrum tubes ka, at kung ikaw ay may perforated eardrum. Olive oil. Ang olive oil ay nakakatulong din para lumabas ang tubig sa tenga. Mag-init ng kaunting olive oil sa isang maliit na bowl. Gamit ang malinis na dropper, pataka ng ilang patak ang apektadong tenga. Mahiga ng nakatagilid ng mga hanggang 10 minuto. Pagkatapos ay maupo at ihiling ang ulo pababa para madrain ang tubig at olive oil palabas. Over-the-counter na mga gamot. May mga over-the-counter na eardrops na mabibili sa mga butika. Madalas ay alcohol-based ang mga ito at nakakatulong para mabawasan ang moisture sa labas ng ear canal. Nakakaalis ng bakterya at nakakatanggal din ito ng mga earwax. Valsalva Maneuver. Ang method na ito ay maaari ring makatulong na mabuksan ang mga saradong eustachian tubes. Mag-ingat lang na hindi masyadong malakas ang pag-blow na gagawin dahil maaari itong makapinsala sa iyong eardrum. Narito ang paraan kung paano gawin ang Valsalva Maneuver. Huminga ng malalim. Pagkatapos, isara ang iyong bibig at dahan-dahang pisilin ang mga butas ng ilong gamit ang iyong mga daliri. Pangalawa, dahan-dahang i-blow ang hangin sa iyong ilong, yung parang sumisinga ka ng dahan-dahan. Kapag may narinig kang popping sound, ibig sabihin ay bumukas na ang iyong eustachian tubes. Gumamit ng steam. Ang mainit na steam ay nakakatulong para mawala ang tubig sa iyong tenga. Maaari kang mag-hot shower o kaya pwede din ang mini sauna gamit ang bowl na may mainit na tubig. Ganito lang ang iyong gagawin. Punuin ang isang malaking bowl ng mainit na tubig. Gumamit ng towel para matakpan ang iyong ulo at maipon ang steam sa loob. I-inhale ang steam sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos ay itilt mo din ang iyong ulo para ma-drain ang tubig. Para maiwasan mapasukan ng tubig ang loob ng iyong tenga, ipinapayo ang paggamit ng earplugs or yung swimming cup kapag may plano ka na mag-swimming. At pagkatapos mag-swimming o kaya pagkatapos mo magbabad sa tubig, tuyuin ang labas ng tenga gamit ang malinis na towel. Kapag ang tubig sa iyong tenga ay hindi naalis sa loob ng 2 hanggang 3 araw, o kaya naman kapag may mga sintomas na ng impeksyon na nararamdaman, gaya ng lagnat at sakit sa tenga, ay kailangan mo nang magtungo sa doktor. Muli, ang tenga ay isang sensitibong parte ng katawan na dapat ingatan, kaya mas mainam na magpakonsulta sa isang doktor. Sana nakatulong ang video na ito sa'yo at sana matanggal na rin ang tubig sa iyong tenga. Thank you for watching at kung marami kang natutunan sa video na ito, don't forget to subscribe dahil marami pa tayong videos na puno ng karunungan.